Purihin ka amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming pong salamat sa bawat oras, sa kalakasan, sa mga biyayang tinanggap namin sa araw na ito. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa Diyos, papuri na walang hanggan. Marami pong salamat sapagkat muli isang banal na Diyos ang kasama namin ngayon, iniimbitahan kami mga makasalanan upang makarinig ng kanyang iyong mensahe, Panginoon. Marami pong salamat. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. I'm sorry, Lord, sa mga pagkakataon na ako'y nagkasala. Linisin mo po ang aking puso ngayon upang sa ganun ang Espiritu Santo ay lumuklok po sa aking puso. Gayun din po ang mga makakarinig ng iyong mabuting balita, ang Saturday Gospel, ipuin niyo din po ang kanilang mga puso, ang kanilang espiritu, sapagkat ang oras pong ito ay banal. Ang oras pong ito ang pinakamahalaga na oras na magagamit namin sa 24 hours na ipinakaloob mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, habang kami nakikinig sa iyong mensahe, hindi po yung kalooban namin na makapangyari kung yung gusto mo. Yung utos mo ang masunod, hindi yung human will. Bigyan mo po kami ng karunungan, kababaan ng loob sa pakikinig, na sa oras na ito, walang mayaman, mahirap, matanda, bata, mataas ang pinag-aralan. Sa oras na ito, lahat kami, gawin mo kaming isang mapagpakumbabang nilikha mo. Naway makapagnilay kami sa Saturday Gospel. At nawa tumimo sa puso namin ang pagkaing espiritual na ibinigay mo sa amin. Kamukha ng sinabi ng Panginoon Jesus na hindi lang naman talaga sa sinapay dapat nabubuhay ang tao. Kundi sa bawat salita mo, salita na nagmumula sa Ama, salita na nandun ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Yes, Lord, maaaring malakas kami physical pero napakaraming virus ng kasalanan ng aming spiritual life. Tulungan mo kami, Panginoon. Kailangan po namin ikaw. Ikaw po ang may taas, mabigyang parangal sa Facebook live na ito. At hipuin mo lahat na makakanood, lalo na ngayon, Lord, na live, ang iyong banal na espiritu. Bagamat nagkaroon ng mga problema na sa signal kanina, pero salamat pa rin, natuloy pa rin ang pag-Facebook live for Saturday Gospel. In Jesus' name, hawakan mo po ang aming mga puso at ito'y pagkaloob namin sapagkat itong handog na gusto mo. Maraming maraming pong salamat. Tuloy kang kumira sa mga darating pamilya ko. At lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ang parangal, ang mabuting balita. Balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at ng mga nayon. Na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at mga sari-saring karamdaman.
at pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng karamdaman. Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawalit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo naggalakad, ay magsipangaral kayo ng magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpapagaling kayo ng mga may sakit, magpapabango kayo ng mga patay, mga linis kayo ng mga ketong, mga labas kayo ng demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. First time na nangyari sa akin na walang nataon na mag-Facebook live ako walang signal. Sayang, ready pa naman yung sharer natin, no? Yung guest natin, si Brother Manny. Ready na kami magla-livestream kami magpapakita kami sa video Kaya lang biglang wala na, hindi ako makapasok ng livestream, tapos din na ako makapasok ng Facebook. And in Jesus' name, salamat bumalik ulit yung signal. Anyway, dapat po na lagi nating matandaan na ang ginagawa natin itong gabi-gabi na pakikinig ng mabuting balita, sinusunod po natin ang utos ng Panginoon. At wala naman pong mawawala sa atin kung makinig tayo, di ba? Maaring ang iba sa atin, nakahiga na sa kama, pagod na. Huh? Sa buong maghapon, pagod na. Ako, napagod na po ako Kanina umaga, naging busy ako sa Zumba. Kasi nagkaroon kami ng Zumba event. So, talagang physically, pagod ako. Pero yung pagka nakakarinig ako ng salita ng Panginoon, parang nawawala yung pagod. No? Kasi yung spiritual naman na parte ng pagkatao ko, ang binubusog ng Panginoon. At salamat sa Kanya. Siya ang nakakawala ng mga pagod natin. No? O kaya kahit may problema tayo, no? And as of course, kumbaga sa isang araw, hindi kumpleto ang araw natin pag hindi tayo nakakain, kahit isang meal. So, ganun din dapat ang iniisip natin, hindi kumpleto ang araw mo kung hindi ka nakakain ng salita ng Diyos. Sapagkat physical life and spiritual life. Huwag yun ang kakalimutan nyo. Na lagi araw-araw na physical life lang, hindi. Meron tayong espiritu na dapat natin laging ikinoconnect sa espiritu ng Diyos. No? Hindi dapat humihina na signal yan. Kailangan lagi tayo may connection. Para na sa ganun, everyday, bagong nilalang tayo. Bagong nilalang. Yan ang gusto ng Panginoon. At maging online, alagad tayo. Ayan ha. Simula pa lang nang ako yung nag-start. Actually, ito pong Facebook live na ito ay nagsimula noong August 5, 2019. At every night, lagi kong sinasabi na share nyo ang gospel sa inyong timeline. Bakit? Kasi yun naman talaga ang gusto ng Panginoong Hesus Kaya nga po siya may 12 alagad, di po ba? Kasi anong pinapatrabaho niya sa kanya mga alagad? Kung ano yung narinig sa kanya, kung ano yung pinangaral niya, ipalaganap. So tayo, napakadali na. Napakadali na magpalaganap ngayon ng mabuting balita. Through Facebook lang, pindot-pindot lang tayo. Samantalang sa panahon ng Panginoong Hesus Diba lalakad pa sila papuntang bundok, sakay pa ng bangka para makapunta sa ibang ibayo. Amen? Ngayon kung pag-share pa lang ng tayo na hindi natin kaya, nagkakaroon po tayo ng pagkukulang sa Panginoon. Sapagkat sinuplay niya lahat ng ating pangailangan tapos hindi po tayo nag-share ng gospel. Utos po yun ng Panginoon Tandaan yan. Kahit sa simbahan, pansin ninyo. Pagkatapos ng misa, anong sinasabi ng pare? Humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Kaya dapat, after nyo marinig ang gospel, isinishare nyo talaga yan. Kasi para yung mga Facebook friends nyo po, nakakarinig. Kasi po ang salita ng Diyos dapat ang nagva-viral sa social media, hindi yung kung ano-anong walang kwenta, mga sex scandal, kung sino pa yung mga walang kwenta, yung pa yung nagva-viral, yung pa yung maraming comment, yung pa yung maraming like. Amen? So, dapat, ikaw mismo na nakikinig, meron ka ng kusa, natatouch ka na ng Holy Spirit, na sa ganitong paraan, madaling paraan, na ipapalaganap natin mabuting balita. Kasi hindi naman tayo lahat pinagkalooba ng gift of preaching, gift of healing. Amen? So, maaaring ikaw ngayon mag-start ka sa pakikinig ng mabuting balita, pagkatapos nun, i-transfer mo sa iba.
At binabati ko nga pala ang aking napangiti ako doon sa anak ko eh. Nanonood ngayon si Emmanuel Anthony Dorde. Sabi niya, patawad po Panginoon. Bakit anak, anong kasalanan mo? Malapit na kasi mag-birthday yan sa Webes eh. 11 years old po yan. So makinig ka anak ha, para na sa ganun nalalaman mo ang salita ng Panginoon. Amen. Now, ngayon po ay sa December 5, 2020 at Saturday Gospel po ang ating pagninilayan. At ito po ay tungkol sa nahabag si Jesus sa mga tao at yung 12 alagad niya. Sinugo ni Jesus ang kanyang 12 alagad. At mula po yan sa Mateo chapter 9 verse 35 at Mateo chapter 10 verses 1 to 8. Amen. So dapat po kasama ko si Brother Manny, kaya nga na nagkaroon ng problema. Kaya ito, ako na lang po munang mag-isa ang magninilay sa salita ng Panginoon. Pero pinag-record ko siya eh. Sabi ko, Brother Manny, pasensya ka na, may na-signal ha. Nire-record niya yung message niya. So siguro kung aabot yung ano niya hanggang mamaya, pwede ko i-play yung kanyang pagninilay. Siguro nagre-record pa siya ngayon eh, wala pa siyang sagot eh. Anyway, ito naman nilagyan ko ng hashtag mahabaging alagad. Yan. Kung nagkakaroon po ako ng gospel na reflection, lagi po ako naglalagay ng hashtag. Parang yun yung pinaka-keywords ko para matandaan natin na para sa akin yun ang mensahe ng Panginoon. Alam po nyo, ang Panginoong Jesus ay puno ng kahabagan. Ano ibig sabihin ng kahabagan? Maawain siya. Mapagpatawad. Amen? Yan dapat ipipresent ni brother eh. Hindi siya nakapasok. Okay. Mapagpatawad po siya. Pero, ang problema, nagagaya ba natin ang karakter ng Panginoong Jesus na pagiging mahabagin? Palagay ko hindi, no? Tayo, minsan naaawalan tayo, depende kung gusto natin kaawaan yung tao, o kaya depende kung kaawa-awa talaga. Di po ba? Pero pag galit tayo, wala tayong awa eh. No? Minsan nanggihiganti tayo sa ating kapwa. So, dito po sa gospel na nabasa natin, no? Balikan nga natin. Maganda kasi siyang pagnilayan eh. Isa-isayin natin, himayin natin yung gospel. Ayan. Nauna siya sa Mateo chapter 9 verse 35. At nilibos ni Jesus ang lahat ng bayan. Ayan. Yan ang trabaho ng Panginoong Jesus nung siya ay nandito sa lupa, nung nagkatawang tao siya. Wala siyang ginawa araw-araw kundi manalangin, libutin ng lahat ng lugar kung saan pwede niyang ipangaral ang mabuting balita. Tingnan mo ha, ang buhay ng Panginoong Jesus na dapat nating tularan. At hindi madali sa panahon niya yung ginagawa niya. Lakad dito, amen? Nabibilad sa araw, sa ulan. Ganun ang Panginoong Jesus ha. Ano na yun ha? Anak na ng Diyos yun. Banal na yun. Pero nakita niyo naman yung trabaho na ibinigay sa kanya ng Ama sa Langit pero tinutupad niya. Kasi gusto niya magpakita sa atin ng magandang halimbawa. Lalo na sa panahon na ito. Na dapat tayo, kamukha nga lang sinasabi ko sa inyo na isang taong mahigit ko lang sinasabi niya, paulit-ulit ako na i-share nyo kasi lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, kailangan marami na makarinig ng mabuting balita. Kasi pagka hindi, paano kung bigla na lang dumating ang Panginoong Jesus? Bigla na lang magkaroon tayo ng Judgment Day. Hindi tayo nakahanda kasi hindi tayo nakakarinig ng gutom yung ating espiritu. Kaya dapat tularan natin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Amen po? At anong ginagawa pa ng Panginoong Jesus bukod sa araw-araw, nangangaral siya, no? Araw-araw, ang ginagawa niya, no? Nagpapagaling siya ng mga may sakit, yung lumpo, nakakalakad, yung bulag, nakakakita, yung lahat ng sakit. Amen po? Tayo ganun din ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi na maibig sabihin na para tayong faith healer na, ikaw, gagaling ka sa hawakan lang kita. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, pwede tayong magpagaling. Meron kasi mga tao na binigyan ng gift of healing. Meron namang tao na kahit walang gift of healing, ang sinasabi ng Panginoon, yung magpagaling, hindi lang yung physical, kundi spiritual. Kamukha nung kapwa natin halimbawa na masama o ugali, pwede tayong maging kahakawangis ng Panginoong Jesus sa pagpapagaling.
Paano yun sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita? Ina-advise mo sa kanya na, oh, may kaaway ka, wag mo siyang gantihan. Kaya sabi sa Biblia na ibigin mo yung kaaway. Ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay tinataas. Iyon po yung sinasabing pagpapagaling espiritual. Kasi nga po, ang virus na lagi natin kasama ay kasalanan. Mas masahol pa yan sa coronavirus. Kasi sa coronavirus, kapag ikaw ay nagkaroon, pwede kang mamatay, makremate, no? Cremation. Katawang lupa mo lang doon makikremate. Pero matakot tayo kapag yung ang makikremate sa atin, yung ating espiritu, yung ating kaluluwa. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kailangan tayong mga tao, matuto tayong magpagaling ng ating kapwa sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen po. At ano po sabi sumunod doon sa gospel? Ayun. At kayo ang ginawa ngayon ng Panginoong Jesus, tinawag niya yung kanyang labing dalawang alagad. At anong ginawa niya? Binigyan niya ng kapangyarihan. At anong klaseng kapangyarihan? Kung ano ang ginagawa ng Panginoong Jesus, ganun din ang magagawa ng kanyang mga alagad. Kamukha ni San Pedro, ni San Mat, di ba? Yung kanyang mga sila Judas, mga ganun. Yung kanyang mga alagad. Si Juan. Amen? So kung nagpapagaling ang Panginoong Jesus, kaya din magpagaling ng mga alagad. Kasi binigyan ng kapangyarihan eh. Ay, ang Panginoong Jesus, nakakapag-alis ng demonyo yan. Ganon din dapat ang mga alagad, nakakapag-castle sila ng demonyo. Amen? Nakakapangaral sila ng salita ng Diyos. Nakakagaling sila ng mga iba't ibang sakit. Ganyang kabuti ang Panginoon na kung ano yung meron siya, ipinagkakaloob sa atin. At anong sabi pa sa mabuting balita? Pagkatapos niyang bigyan ng mga kapangyarihan, ng mga alagad na mangaral, mag-cast out ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, anong sumunod? Sige, hayo na kayo. Na-train ko na kayong labing dalawa. Hayo na kayo. Ibig sabihin, sige na, lakad na. Amen? Para silang mga tupa, maamong tupa na ipinapahayo sa bundok na kung saan na maraming mga asong gubat na lalapain. 'Di ba? Kasi ang magiging kalaban nila ay yung mga forces ng evil forces. Kaya ganun ang trabaho ng mga alagad. Mangaral, ipalaganap ang mabuting balita, hindi isang araw, hindi dalawang araw, kundi every day. Kasi bakit? Ano bang nilalaman ng mabuting balita? Na ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Kaya nga, di ba, yung mga nakaraang gospel, laging sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay malapit na, si Kristo ay malapit nang dumating. Anytime, parang magnanakaw. Kaya huwag tayo pakampante. Amen? Huwag tayo magkampante kasi kamukha na nangyari kay Noah na sinabi na ng Panginoon, ng Noah na, magugunaw ang mundo kasi sabi ng Ama sa Langit. Pinagawa siya ng malaking arko. Pero anong ginawa ng mga tao noon? Sige, tuloy sila sa mga kasiyahan nila, sa ginagawa nila. Diba? Parang ngayong panahon natin, masyado tayong busy sa kung saan-saang bagay. Hindi natin alam yung pinagbibisihan natin hanggang dito lang yung sa lupa. Nakapaghanda na ba tayo na anytime na kunin tayo ng Panginoon, magkaroon ng second coming, handa na ba tayo? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ipangaral nyo kasi anytime, Jesus will come. Amen? At ang sabi pa sa bandang huli ng gospel, yun nga, binigyan niya ng kapangyarihang gawin kung ano yung ginagawa ng Panginoong Jesus. At sinabi dito, tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Amen? Ibig sabihin, bilang mga alagad noon ng Panginoong Jesus, alam naman natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal, kahabagan. Amen, hindi siya naghihintay ng kapalit. Di po ba tayo minsan, pagka tayo humihingi ng isang pabor sa tao, humihintay tayo ng kapalit, di po ba? Ay naku, masama yun. Kaya nga, di ba, kapag tayo po daw ay nakakilala sa Panginoon, it's better to give than to receive. Once na nagbigay ka ng tulong sa kapwa mo, is either financial yan, o pagmamahal yan, o kahit ano, huwag ka na maghintay ng kapalit. Bakit? Masasaktan ka lang. Di ba? Baka naman pagka birthday nung birthday mo, nagbigay ka ng pansit sa kapitbahay mo, nag-expect ka sa birthday niya, bibigyan ka din. Huwag ganun. Yan ang isa sa mga natutunan ko
sa Panginoon na once na nagtutugunan ka sa kapwa, once na nagmahal ka sa kapwa, huwag kang maghintay ng return. Kasi masasaktan ka lang, di ba? Naranasan niyo yun? Yung nagumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, tapos nag-expect ka ng return. Wag. Kasi alam ng Panginoon kung anong ginawa mo kabutihan, at ang pinaka-the best na reward ay yung manggagaling sa Diyos, hindi yung sa tao. Amen? Kasi hindi naman nalilihin sa Panginoon ang mga ginagawa natin. So, bakit ko siya nilagyan ng hashtag mahabaging alagad? Tulad ng sinabi ko, napakaganda ng character na ipinakita ng Panginoon. Bakit siya nagpapagaling? Bakit siya nagkakausap ng mga demonyo? Kasi naaawa siya sa mga tao. Di po ba? Sa kamag-anak lang natin, kapag may sakit yung anak natin, may sakit yung nanay natin, di ba? Naaawa tayo, nahabag tayo. Lalo na pag anak, sasabihin natin, naku, ako na lang ang magkasakit, wag na yung anak ko. Di po ba? Tao yun, ha? Nagkakaroon tayo ng kahabagan. Amen? So, ang gusto ng Panginoon ni sa kung ano ang karakter niya, kailangan mag-transfer sa atin yun. Kailangan mag-transform tayo like Jesus Christ. Christ-like. Amen? Nakita nating nahabag siya, ang mensahe ng Panginoon, dapat tayo mahabag din tayo sa ating kapwa. Amen? Nagpapatawad si Kristo, dapat nagpapatawad din tayo. Madasalin ng Panginoon, dapat madasalin din tayo. Sinusunod ng Panginoong Jesus ang kalooban ng Ama, dapat ganun din tayo. Kaya ba? Siyempre, for God, nothing is impossible. Nakita naman natin na pagtagumpayan ng Panginoong Jesus hanggang siya ipako sa krus at namatay at muling nabuhay. Ganun din ang mangyayari sa atin. Kung ano yung mga pagsubok na napagtagumpayan ng Panginoong Jesus, mapagtatagumpayan din natin yun. At makakaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Nakatira ang Panginoong Jesus sa langit, pwede rin tayong tumira dun. Basta yung puso natin, mahabagin. Lalo na kung nakakilala na tayo sa Panginoon. O, bigyan ko kayo example, ha. Halimbawa, ikaw nakakilala ka na sa Panginoon. Alam mo na yung salitang pagpapatawad, pagpapasensya, pagbibigay. Alam mo na yung salitang kapayapaan, self-control. Alam mo na yung mga bunga ng Banal na Espiritu. Eh ngayon yung kapwa mo, hindi siya ganun kalalim. Sa pananampalataya na sa Panginoon. Magagalitin siya, gumagawa siya ng kasalanan. Ang tanong, magagalit ka ba sa kanya? Halimbawa, yung kaibigan mo may nagawa siyang masama sa'yo, hindi siya ganong kumikilala sa Panginoon o may relasyon. Magagalit ka ba sa kanya kapag may ginawa siyang masama sa'yo? Yun po yung punto ng mabuting balita. Kailangan na hahabag tayo sa ating kapwa. Ibig sabihin, sila'y may sakit spiritual. Kasi ang binabanggit kasing sakit dito na dapat na kinakas out ng isang alagad o isang mananampalataya ay yung nakikita niyang kahinaan o kasalanan ginagawa ng kapwa. Kaya pag halimbawa yung asawa mo o yung nanay mo, yung mga anak mo, mayroon silang hindi ka nagustuhang ginagawa o kasalanan, huwag kang magagalit sa kanila. Kasi may sakit sila eh. Dapat i-consider mo na, ay kaya pala siya palamura, kaya pala siya hanggang ngayon eh, nagnanakaw. Eh kasi may sakit yan spiritual eh. Eh, pag hindi tayo nakakilala sa Panginoon, hindi natin maintindihan yun. Kapag sinaktan tayo, eh sige, sakita na. Hindi nyo napapansin, pareho pala kayo may sakit. Amen. Nakuha po niyo yung punto ko. Imbis na magalit tayo, tinuturoan tayo ng Panginoon sa pangangaral niya na maging mababang kalooban, huwag maghiganti. Amen. Kasi yung tao na masama o gumagawa ng kasalanan, may sakit yun spiritual. At ang may sakit, inuunawa, inaalagaan, binibigyan ng mga gamot para gumaling. Amen? Kasi yung taong tayo mismo tao, pag tayo nagkakasala, yung kasalanan na ginagawa natin, yun ang ayaw ng Diyos. Pero tayong makasalanan, mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo mga makasalanan, tubusin sa ating mga kasalanan. Ang ayaw na ng Diyos, yung namumuhay o yung namumuong kasalanan na ginagawa natin sa kanya. Amen? Kaya kailangan tayo bilang alagad, maging mahabagin tayo sa ating kapwa. Amen?
nakikita na nga natin puro bisyo yung ating kapatid, puro bisyo yung ating magulang. Ay, pababayaan pa ba natin yun? Amen? Gusto mo ba na pagdating ng paghuhukom, ikaw lang yung maligtas? Eh, paano yung asawa mo? Yung anak mo, ayaw mo ba? Kailangan yung lumalabas sa ating salita, nakakapagbigay kagalingan sa ating kapwa. Hindi lang sa salita, kundi ito'y ipinapakita sa gawa. Sapagkat patay ang pananampalatayang, walang gawa. Amen po. At doon sa mga nakaraang gospel, di ba sabi, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon-Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung lang tumutupad sa kalooban ng Diyos. Alagad, gusto ng Panginoon, ako, ikaw na nakikinig, yung mga anak mo, asawa mo, kahit sinong kasama mo dyan, mga tao sa buong mundo, lahat tayo dapat nagiging alagad ng Panginoon. Hindi mo naman kinakailangan maging preacher, maging pare. Ang anong punto ng Panginoon? Yung marinig natin ang gospel at isabuhay natin, alagad na tayo niyan. Yung mga ginagawa natin sa buhay natin araw-araw, na ginagawa natin ng magaan sa ating kalooban kasi iniisip natin, ay, ginagawa ko to para kay Lord. Amen? Nagluluto ako para kay Lord, inahandog ko sa Kanya. Natatrabaho ko o work from home, hindi ko dadayain kasi para kay Lord. Amen po. Magkaroon tayo ng habag sa ating kapwa. Tayo nakakarinig na ng mabuting balita. Kahit paano natataniman tayo ng Panginoon, napapaalalahanan tayo ng Panginoon na, oops, kumambyo-kambyo ka, ayan ka na naman, gagalit ka na naman, ayan ka na naman, tatanim ka na naman ng galit sa kapwa mo. Pag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, meron tayong break na, oops, oo nga pala, no? Narinig ko sa gospel ng isang araw, ganyan. Eh kung wala ka nakikinig na gospel, ay, nasa mundo ka lang kung ano yung napapanood mo sa TV, eh di yun lang ang susundin mo. Eh, di ba, nauso sa TV yung mga telenovela na mga agawan ng asawa? Hindi po ba? Eh kung yun na lang, nag-spend ka na isang oras na manood dun eh, anong mapupulot mong araw dun? Sampalan, suntukan, hindi ba, murahan? Amen. Kuminsan nga nakakapaglumo na makinig ng news eh, kasi bad news ang mga binabalita eh. Pero pag ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon, good news na yan. Kasi binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Amen? Hanggat buhay tayo, nandiyan ang habag ng Panginoon. Huwag nating hayaang masayang. Maging mahabagin tayong alagad. Maging mahabagin tayong tao sa ating kapwa. Huwag tayong magalit sa ating kapwa. Kung ano man yung ginagawa nilang masama, sila'y may sakit spiritual. Kung yung asawa mo, mabisyo pa rin ngayon, kung nambababae, may kasalanan niya, ay, may sakit yung spiritual. Hindi yung may sakit yung asawa mong spiritual, eh, nagagalit ka pa, naaway mo pa, palayasin mo, o sige, magsama na kayo ng kabit mo, di ba, ganon? Hindi dapat ganon. Dapat, kung kailan siya nasa stage ng kahinaan sa kasalanan, mas lalo mo siyang dapat dinadamayan. Siguro kung gano'n ang mga mag-asawa, siguro walang broken marriage, no? Walang broken family. Bakit? Sa panahon ngayon, kapag ang mag-asawa hindi magkasundo, naghihiwalay. Kawawa, bata. Di ba? Para sa akin, eh, sinasabi nyo na mahal nyo ang inyong mga anak. Eh, ba't kayo hiwalay? Alam nyo ba na pinaka-the best nyo maipapakita at mapapadama sa inyong anak na mahal nyo sila ay yung mahalin nyo yung kanilang nanay. Yung totoo nilang nanay o totoo nilang tatay. Amen. Kasi ang pag-aasawa, punong-puno yan ng pagsubok. For better and for worse nga ba, di ba? For richer and for poorer. Kaya natural sa mag-asawa, na example ko lang, na nakikita nyo yung mga spiritual yung mga karamdaman. Di ba? Kaya napakahalaga na nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon, yun ang gagamitin nating sandata para tayo magpagaling ng iba. Di po ba? Para tayo makakast out ng demonyo. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka naman yung magkakast out talaga ng demonyo. Ibig sabihin nun, kung ano man yung kasamaan na lumulukob. Kasi pag tayo nagkakasala, tayo ay napoposes ng demonyo. Alam niyo po ba yon? Siyempre, ang gusto ng Panginoon na Holy Spirit yung nasa puso natin eh. Eh, pag tayo nagkakasala, nanood ka ng pornografiya, eh, di siyempre yung bad spirit ang nasa isip natin.
kailangan makasa out yun in Jesus' name. Di po ba? At saka yung nakakapagbuhay ng patay, hindi yung tayo yung mismo bubuhay ng patay, hindi yun. Ay, ibig sabihin nun, yung mga patay sa pananampalataya na natutulungan nating mabuhay muli ang kanilang pananampalataya. Kasi sa panahon ito, maraming patay eh. Buhay espiritual, pero patay. Ay, buhay physical, pero patay espiritual. Yun ang pinabubuhay sa atin ng Panginoon, yung mga taong nanlalamig sa pananampalataya, yung mga taong halos mawala ng pag-asa dahil sa pandemic, wala ng trabaho, mga nagpapakamatay. Yun ang mga gusto ng Diyos na buhayin natin, ang kanilang pag-asa sa Diyos. Amen. Kaya tinatransfer ni Jesus Christ yung kanyang mga gawain sa atin. Pero kailangan nating maging karakter ang lagi tayong maawa sa ating kapwa. Matuto tayong magpatawad, huwag tayong manghusga, huwag tayong magparusa. Ayan. Ay, alam naman mo tayong mga tao, daig pa natin ang Diyos eh. Ang Diyos lang po ang may karapatang magparusa at maghusga. Ang trabaho niya yun, huwag natin siyang agawan. Tayo, ang trabaho natin, magpakumbaba at sumunod sa Diyos. Amen. So sana po mapagnilayan natin ang mabuting balita. At ito po yung iiwan sa ating tanong sa gabing ito, na pwede po nating isama sa ating pagninilay mamayang gabi bago tayo matulog. Bilang alagad, alam nyo, kailangan lagi tayo nagdadasal kasi walang alagad na hindi nagdadasal bawat araw. Kapag tayo po'y kumakain, tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Handa ka na ba na maging alagad ng Diyos kung saan maipapakita mo ang iyong kahabagan sa iyong kapwa gaya ng ginawa ng Panginoong Jesus na sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, ibig po sabihin eh, tinatanong sa atin ng Panginoon, willing ka bang i-hire niya? Ibig sabihin, willing ka bang mag-apply sa kanya bilang alagad niya? Kasi alam niyo, maraming dapat anihin eh sa kaharian ng Diyos eh, pero kulang ang manggagawa eh. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw ba? Gusto mo ba bang alagad? Eh, mas higit pa yan sa pagiging presidente ng isang bansa, yung pinakamataas na high-paying job, mahigit pa dyan. Kasi ang ibibigay sa ating bayad ng Panginoon o reward, buhay na walang hanggan. Hindi yan maiko-compare kahit sabi mo pang presidente ka ng bansa mo na ikaw yung may pinakamalakas mataas na posisyon. Amen? O kung willing ka na, sinasabi mo siya, Lord, willing akong maging alagad mo. Willing akong gawin yung mga ginagawa mong pangangaral, pagpapagaling. Amen? Pero sa pagiging alagad ba natin, may kasama ba yung kahabagan? Yung naaawa tayo? Kasi naranasan na natin yung ganung sitwasyon eh. Yung mga nakakilala sa Panginoon dati, sila ay may mga masasamang ugali. Na tuto silang magmura, masamang ugali, naghihigante. Eh nung nagbalik loob sila sa Panginoon, nawala yun. Eh ngayon nakita nila yun sa kapwa nila. Dapat na-understand na natin. Naiintindihan na natin na, ay, chismosa yan kasi ganito wala yan sa Panginoon eh. Yung malawak na yung pag-unawa natin. Amen? So kung gusto nating maging alagad ng Diyos, kailangan nahabag tayo sa ating kapwa, kamukha ng kahabag ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yun nga yung sinasabi kanina na tumanggap tayo ng walang bayad, kailangan magbigay tayo ng walang bayad. Nakatanggap tayo ng kapayapaan sa Panginoon, ng pag-asa sa Panginoon, i-transfer natin yun sa ating kapwa ng walang bayad. Kasi ang magbabayad sa atin, ang Panginoon. Amen po. Yun kaya sinasabi ko na nakakuha tayo ng pag-ibig sa Diyos, ibibigay natin sa ating kapwa, then huwag tayo mag-expect na mamahalin tayo ng kapwa natin, di ba? Kasi masakit yun. Kapag hindi kami nahal. Ang ibig sabihin lang nun, at least transfer mo sa kanya yung love ng God, siya na yung bahala, siya na yung mananagot sa Panginoon kung ano yung gagawin niya dun sa ibinigay mo na walang bayad. Sapagkat kailangan ng Panginoong Jesus na tayo magpalaganap ng mabuting balita. Amen po. Yan ang dahilan na malapit na po ang Pasko. Muling pag-aalala sa pagsilang na isang Panginoong isinilang sa sabsaban. Diba? Eh, ina-expect nila ang darating na anak ng Diyos, eh, hari eh. Hindi eh. Isang sanggol sa sabsabal. Para ano? Siya yung magiging instrumento ng Ama sa Langit para ipalaganap ang mabuting balita. Tayo din. Lahat tayo isinilang, naging baby.
hanggang sa lumaki na tayo. Sige, laki, laki. Habang lumalaki tayo, na-influensyan tayo ng environment, ng social media, ng mga magulang na nagpalaki sa atin, yung mga pinag-aralan natin, nagbabago yung ugali natin. Pero sabi nga ng Panginoon, higit sa lahat, yung ating pakikipagrelasyon sa kanyang mahalaga. Amen po. Kaya sana lagi natin isipin na maging alagad tayo. Una, mahabag tayo sa ating kapwa, kamukha ng kahabagan ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kababaang loob. Yun. Amen. Lagi tayong maawa sa ating kapwa, lalo na kung nakikita natin siyang nagiging masama. Kasi walang nagtutulong sa kanya para makita ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Tayo po magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at Anak na Espiritu Santo, Amen. Salamat po Panginoon sa muli mong pagpapaalala sa amin na tunay nga na tunay nga Panginoon na maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin na maging alagad kami sa iyo na may puno ng kahabagan. Amen. Maraming maraming pong salamat. Patuloy pong ako nagpapasalamat sa Family Dorde. Patuloy mo kaming bigyan ng desire na maglingkod sa iyo, Panginoon. Mahabag kami sa isa't isa, magpatawaran kami sa isa't isa. Ganyan din ang pamilya niyo. Magsimula sa pamilya natin ang kahabagan sa bawat isa. Kapag nagkakasala yung asawa mo, yung mga anak mo, lagi kang nandoon yung willing mong magpatawad. Mahabag tayo. Huwag natin silang palayasin, huwag natin silang murahin, hindi. Kapag ang ating mahal sa buhay ay nagkakasala, mahalin natin sila, kahabagan natin sila. At ganun din ang panalangin ko sa pamilya, Magbu, Felipe, Balosa, Matugas, Pamilya Gaspar, Lopez Culvera, Pamilya Abella, at sa lahat ng pamilya sa buong mundo, dalangin ko na magkaroon tayo ng desire na maglingkod sa Panginoon. At ganyan din pang Lord, may marami pong salamat. Yung sinasabi ko ngang ilang araw kong ipinagdadasal na Zumba event kanina ay naging matagumpay. Sana magtuloy-tuloy po ang Zumba event, ang Zumba na ito. At marami din pong salamat. Ayun. Kahilingan po mula kay Engineer Tondorde, more projects to come at marami sa mga projects na natapos na. Ayun, sa December 10 po muli, isama po natin sa ating panalangin. Ito po yung sinasabi ng Diyos na kahabagan. Kahit hindi po natin kilala si Sister Angel Cunanan, mahabag po tayo sa kanya. Isama po natin siya sa ating panalangin kasi maoperahan po siya sa December 10 sa kanyang brain tumor. Bakit ko po nasabi? Sapagkat si Angel Cunanan, pangalawang beses na po siyang nagkaroon ng brain tumor. So ipanalangin natin na makaraos siya, lalo na higit sa lahat, yung kanyang espiritu ay lumakas sa pananampalataya at pag-asa sa Panginoon. Mahirap po na magkaroon ng brain tumor sapagkat kapatid, yan din ang naging sakit ko. Naoperahan din po ako sa ulo, meron din po akong brain tumor at mahirap po talaga yan. Pero salamat sa Panginoon dahil sa pagsubok na yon nakilala ko siya. At nananalangin ako sa lahat ng mga may sakit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para naman sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin, sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag po kami painturo sa tukso, hadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, tinatanong po ni brother, ngayon po si brother na dapat kasama ko, tinatanong niya kung mag-share pa ba siya o recorded na lang. Tandali ah. So, try na, sayang eh. Kasi alam niyo po, ito yung Facebook Live. Hanggat maaari, gusto ko po live na nag-share yung aking gini-guest. So, try po natin siyang tawagan. Kaya alam ko, mahina yung signal naman. Hello? Hello? Ayan. Pwede pa po. Habol na habol. Mag-share na po kayo tungkol po sa Saturday Gospel. Nakalive po tayo ngayon. Okay, sige. So, paano yung presentation ko? Sabay na din? Sabay na po. Babalikan ko. Sige po. Okay, so I'll start na? Yes po. Okay, sige. Good evening, everyone. Thank you, Sister Angelica, for the opportunity. Especially in
giving me the Saturday start for this gospel. So basically, ang gospel natin ano, for tonight is about Matthew chapter 9 verse 35. So ang sabi dito, at nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. So kung titignan mo ang buong Matthew na isinulat ng apostolist natin si Matthew, ano? So it depicts actually the life of Christ from birth to his crucifixion. So dito ma-witness mo dito ang highlight din ng kanyang buhay dun sa Galilee na kasama ang 12 apostles niya. Basically kasama niya sa pagpapagaling na may sakit at may karamdaman, pagpapalaganap ng ebanghelyo, at even yung pagka-counter sa mga demonic oppression na nangyayari noon. At it was witnessed by so many people sa gallery at sa sinangog na kanilang ginagawa ng miraculous activities. Sa pagpatuloy ko, ano, so ang sabi dito sa Matthew 10, verse 1 hanggang 8, at pinalapit niya sa kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. So, yung kanina na-mention ko na din. Ang verse 6, kundi bagkos magsiparaon kayo sa mga tupang nawaglit sa bahay ni Israel. So, ibig sabihin dito yung mga nawawalang tupa, ano, na ibalik mismo sa Israel o tinatawag nating simbahan or community natin. At samantala kayo'y maglakad at magsipangaral kayo, magsabi na ang kaharian ng langit ay malapit na. So magpapagaling kayo na may sakit, magbangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyo na walang bayad, ay ibigin ninyo na walang bayad. So it's both basically a mission of Christ, binigyan niya ng authority yung 12 apostles niya to perform as well healing, at the same time countering demonic oppression, and at the same time ang highlight ng evangelism niya. So doon pa lang sa panahon na yan, lumaganap na yung ano, yung mission nila to continue doing what has Christ started. So kung i-relate natin yun, ano, sa panahon natin, there were a lot of depression right now that is really striking a lot of people. I mean, whether on a personal level or even to your family, even sa workplace, ano, because of course the pandemic, there about 8 months na, we felt somehow it's really difficult, and we are all struggling in terms of our finances, in terms of emotional stability, and even our physical stability. So ang hirap. I mean, even the businesses sa ngayon medyo nag-struggle because of the pandemic. So kung babalikan natin, actually noon at ngayon, noong 1918, there was also a pandemic flu that had happened in America and in Europe. And recently, we had this COVID-19 pandemic ng 2020 that lasted up until now, which is, I think, nasa around 9 months na, nine months na yan. And in totality, there are about 65 million who has been affected by the virus, and there are about 1.5 who has died and vanished because of the virus. So parehas lang yan. Nung panahon na yun at ang panahon ng ngayon ay nagkakaroon ng madaming laganap na pagkakasakit, even on a personal and physical oppression. So andun yun lahat. But then again, ang message ni God in terms of evangelism hindi natatapos doon. I mean, we have our churches, we have our church leaders, our
our colleagues in the community that has been passionate enough in telling and doing the disciple, maybe inside the community or outside the community. But of course, the essence of the whole story is that discipleship should start first at ourselves, because that's the very crucial part of humanity. So on a personal note, gusto ko lang i-share sa inyo na I have this favorite verse na who's been created an impact to my life, and that is Isaiah 41 verse 10. So sabi dito, do not be afraid, I am with you, I am your God, and let nothing terrify you. So it's very powerful, you know, parang God is really speaking to you. To continue, you know, I will make you strong and help you, sabi niya, and I will protect you and save you. Diba? I mean, that is so powerful words. Right now, during this pandemic, I mean, on a personal level, I keep on reading this verse because it pushes me forward. It continues to help a lot of people and even myself to press on to fight to live continually and to acknowledge the presence of God. Okay. I haven't introduced my name, so I'm Brother Manny. So I've been serving at the feast for almost 9 years. I've been the music admin of KCON, those big events, and in fact, I was reassigned to handle Feast Ermita, and I was the co-team head of the music ministry. And when I started, I was a member of the choir, and fortunately, God was leading me towards leadership, servant leadership, and I was able to hone and help a lot of young singers and, of course, musicians to continue to grow and to continue to serve in the community at the same time, to show their gifts and relay the message of God in singing. So that is one way of discipling. So we started the Gateway program, and we actually develop those singers. And in fact, if you're attending O Sanchez, the feast, and even the Kerygma, those some of the singers like Tanya has been part of the program. So it continued, and it will continue as well up until this time. Yung promise ko kay God na I will try to do my evangelism, my discipleship. And in fact, sa bahay, I am actually fostering 3 kids with different stories, one from a rape victim, one from a single parent who's been really affected by poverty, at the same time yung anak nung isang bahay ko. And I treated them as my kids, as their father, and of course inspiring them to be a better person, because paglaki nila, they would also do the same thing. I mean, to take care of these people around them and to be more loving and accepting whoever they are in terms of their status. So also, part of my advocacy, I'm promoting my page, Army of the Earth, which basically entails of taking care of our nature. The Forever Love page is all about the animals, in terms of rescue, in terms of helping this maltreated animals. So from there, ang evangelism with Christ based on sa Matthew, it's for me, and I believe it's not just limited to what we see physically na evangelism, na you talk to these people, you do this stuff to these people, but of course it's holistic, it's the totality of the creation of God, whether it's humanity, whether it's animals or nature. So That's my passion. So ang gospel tonight is telling us whether in whatever situations that you have, I mean, there are a lot of harvest, there's a lot of opportunity na you can help and serve other people in terms of doing your evangelism, doing your service to God without, you know, accepting any in return. So that is really related to the gospel tonight. So do your means without asking in return. Do your evangelism as purposely and set by Christ, because
I just realized din na ang buhay natin dito sa mundong saglit na, especially this pandemic, na it, sabi nga, nagkitil siya ng maraming buhay. So parang, for us, right now, it's an opportunity for us to help these people who are in need and those animals who are in need, especially there were victims, they were physically abused, or those people who suffered from depression. So as Christian, or whether you're not Christian or Christian, we need to do our thing. We need to have our fair share in terms of doing our assignments, kumbaga, sa mundo na to, ni Pablo. And up until we die, you know, we have left a legacy, or leave a legacy to these people. Just one. It doesn't require us to do a bunch of people, or kailangan ko mag-involve sa community, ipakita ko sa kanila na nag-disciple ako. No, that's not what God wants us. Just be yourself, just genuinely, and you humble down yourself and do just what you can do. Simulan mo sa bahay mo. Sabi ko, I'm fostering my kids and I've started them inside the house, inside my home. So just change a life and disciple one. So I hope tonight this sharing would give you somehow a better understanding of the gospel. It doesn't stop there. I mean, it doesn't stop here, but it doesn't stop in the future. But we must continue what God has started, what Jesus has started, and that is to help each other, to care for each other, to disciple each other. Because when you give love to these people and to yourselves, it blossoms. I mean, takot dyan ang kalaban when you are a loving and accepting person. So again, just to end, the whole Matthew and the gospel for the night is basically telling us that there's only one Savior, and Jesus is the promised Savior. Amen. So that's all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sister Angelica, for the opportunity. Opo, alam nyo, nung binanggit nyo yung Isaiah 41:10, pareho po tayo, yun din ang paborito kong verse. Yung, di po ba? Wow. Ako isa, actually, yung Isaiah 41:10 na yan, nakatatak na yan sa balat ko eh. Yung ako isa sa inyo, huwag kayong matakot, ikaw yung aking tutulungan, ikaw yung aking palalakasin at tutulungan, iingatan at ililigtas. Di po ba yan yung Tagalog? Amen. 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 Yes. Paborito ko po yan kasi pagka meron kong fear, pag nakikita ko siya sa balat ko, naalala ko na wala akong dapat ikatakot sapagkat ang Diyos ay nasa akin. Di po ba? Amen. Sapagkat ang ibinigay po sa atin ay hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan at pagpipigil sa sarili. Mm-hmm. Ang sabi niya, Sister Angelica, I mean, with this pandemic, ano, so just continue to move forward. Sabi nga, bangon tayo. I mean, regardless of what has happened to us, I mean, God is there. Kaya nga tinatawag si Emmanuel, di ba? So, okay. God is with us. Don't be afraid. So, ganun lang yun. I mean, there's nothing to be terrified this pandemic. Opo, talaga. Kasi itong pandemic na to eh, tingnan din po natin yung positibong dinulot. Di po ba, kahit pa paano, nagkaroon po ng disiplina ang mga tao? So talagang maraming salamat po sa Panginoon. At sa Diyos po ang papuri. Napaganda po ng inyong ibinahagi. Kumbaga, naiba nga po yung program ko ngayon eh. Dapat talaga una mag-share yung guest ko. Nangyari ako una nag-share. Tapos maraming beses na hindi ako nakapasa. Akala ko nga hindi na kayo makakapag-live kasi nga po ang title ng programa, Facebook Live. Tapos recorded yung ibibigay kong boses. Pero salamat sa Panginoon. Talagang nilive niya yung mensahe mo para sa atin. Hindi niya ipapayagan na hindi mailabas ang salita niya sa gabing ito. So, kung ano man ang ginawa ng kalaban, hindi siya magtagumpay. Sabi niya, the battle has won already. Oo nga. So, maraming po salamat, Brother Manny. Thank you, Sister Angelica, sa pribilehiyo. Salamat. Amen. So, ayan, Brother Manny. Yan yung sinasabi kong dapat kanina na mag-share, kaya lang, dahil ang hina ng internet. Ayun, ako nga po yung kala ko nga hindi siya makakapasok eh. Nasa ama namin na nga po tayo eh. Anyway, ituloy ko po yung sa bandang last part.
Magkaroon po tayo ng konting announcement. Ayan. Ayan po. Punta po kayo sa aking YouTube channel. Type nyo lang yung Angelica Dorde. Nandun po lahat yung mga nakaraang gospel. Amen. Yun po yung pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. Maging alagad online tayo. Share po natin yung mabuting balita. Amen po. Kaya mag-subscribe kayo para yung everyday na gospel ko, papasok po yan sa inyong notification. Kung meron po kayong Thanksgiving at prayer request, private message nyo po ko. At ipapanalangin po natin yan. New creation, bagong nilalang ang gusto ng Panginoon na makita sa atin. Kaya pag naging alagad tayo ng Panginoon, unti-unti magiging bagong nilalang tayo. At ang The Word of God Daily Gospel po ay alas 8 ng gabi. Gabi-gabi po yan, hanggat nabubuhay ko, magsawa kayo sa boses ko. Di po ba? Para sa atin yan. Para kahit hindi tayo nakikita, no? Kahit mga Facebook friends lang tayo, hindi tayo nakikita. Pero nagkakaisa yung spirit natin kapag alas 8 ng gabi, makinig po tayo ng mabuting balita. At bukas po kung ipagkakaloob ni Lord ang December 6 Sunday Gospel. Napakahalaga ng Sunday Gospel. Kasi yan ay araw ng pahimahinga natin, no? So, ibigay natin sa Diyos. Ang ating magiging bisita ay si Brother Jorwen Wentz. Brillantes. Tagakalap po siya. Catholic. Lay preachers po yan of the Philippines. Kasamahan ko siya sa Kalap. At maraming salamat sa Panginoon. Maraming. Ang pinagbigyan natin sa gabing ito ay ang ating Diyos na buhay. Napakapalad natin. Bakit? Milyon, trilyon ang tao sa mundo. Pero bakit ka nakikinig ngayon ng mabuting balita? Ibig sabihin, unti-unti kang gustong gawin ng Diyos na kanyang alagad. Maraming pong salamat. Huwag kakalimutang magdasal bago matulog, pag nilayan ng mabuting balita. At pag nagising sa panibagong umaga, nang sasabihin, every gising is a blessing. Unang isipin, pasalamatan ang Panginoon. To God be the glory.